up mga ka-hustle? Welcome back to my channel. At kung bago ka lang sa channel ko, don't forget to like, share, subscribe, at pindutin mo na notification bell para updated ka lagi sa mga bago nating video. So, ang video natin ngayong araw is discuss, papakita ko sa inyo yung mga ukay-ukay bags and shoe collection ko na maaari nyo rin makuha pag masipag kayong mag-ukay. So, bago ko ipasilip sa inyo, lalaban muna natin yung mga bag natin dahil almost 2 months din tayo naka-quarantine. 2 months din sila nakatambak at medyo ginabok na sila. So, labanan natin. Let's go! 2 hours later. A few moments later. So yun mga ka-hustle, tapos na nating labhan ang ating mga bags. Init, sobrang pagod. Sa tiragal-tagal, natapos din tayo. So, papakita na natin. A few inches later. Papakita ko na sa inyo yung mga bags and shoe collection natin. So, ang una ko ipapakita sa inyo yung mga bags natin. So, ang una ko ipapakita is ang bag, sling bag, na pwede siyang gawing tote bag. So, ito nga pala yung kauna-unahan kong bag na nabili simula nung nag-ukay ako. Then, ito din ginagamit ko pag ako'y nag-a-arrive balat pag ako'y napasok sa school. Then, ito lang pati yung bag ko na puti. Siya lang yung nag-iisang bag na puti ko. So, yun. Nabili ko tong bag na to sa seller natin na sa halagang 400 pesos. So, 400 pesos lang siya. Then, ang real price niya sa band store is 1-2. So, magkano nang natitid mo pag sa reseller ka bumili, sa legit seller ka bumili. Pero galing siyang ukay. Nabili ko siya, almost good as new din siya. So, una natin bag, band. Then, sunod natin papakita is thrasher bag. So, ganitong style niya. Yan, may paganyan siya sa likod. Pakpak, pakpak yung style niya. So, naka-embroidery yung kanyang ano dito, attack na thrasher magazine. So, ito nga pala ay galing din sa kaukay natin na si Timothy. Then, ano, sinap ko lang siya ng cup, nag-chrome heart. So, ito din yung ginagamit ko sa pagpasok sa school. Di ko lang alam kung magkano price nito pag binenta. So, next natin papakita is band tote bag. So, ito naman yung kauna-unahan kong tote bag na nabili, ay na swinap lang din natin ng gamit sa isa din nating ka-seller. So, yun, kung makikita nyo, lahat ng mga bag ko galing sa seller kasi sila yung mga malulupit mag-ukay na sila nakakabagat ng mga bag na ganito. So, next natin papakita is bag, sling bag, ex-tote bag ulit. Tulad ng kulay white yung bag. So, nabili ko din to sa kapwa natin seller. Kaso, nung binili ko to, dahil naisip kong white nga yung isa, gusto ko naman ng black. So, bumili ako nito sa murang halaga lang din. Sa halagang 600 naman. Kasi, nung binili ko to, almost bago talaga siya. Bagong bago. So, yon. Magkano na tipid mo? Nakatipid ka na ng 600 pesos. So, next may papakita ulit ang bands. So, bands. Bands, sling bag naman siya. Hindi siya, wala siyang tote bag. So, sling bag lang siya. Ito yung medyo maliit-liit dun sa dalawang pinakita. So, ito din yung ginagamit ko minsan pag may event-event sa school. Na ito lang yung daladala kong bag. Pag ang laman lang ay isang notebook sa ball pen. So, yun. Siya ay nabili din natin sa kapwa natin seller na taga, di ko alam kung limon ko na yung pangalan. So, nabili ko siya sa halagang 400 pesos din, pero pag binili niyo sa ano, sa binili niyo sa band store ay 1 tong halaga niya. So nabili ko siya almost brand new din. So nakatipid na naman tayo ng 8.
800. 800. So nakatipid naman tayo ng 800 pesos. So, next ko nabili is so checkerboard tote bag. So nabili ko naman to sa ako na nakabili nito sa ay sa ano, okay yan dito sa bayan namin. So nabili ko to sa halagang 100 pesos lang. So, naganda kasi ako sa kasi checkerboard siya. Then, yun. Siya ang ginagamit ko minsan pag pula white ang suit kong damit. Then, last natin is belt bag. Nag-iisa kong belt bag. So, nabili ko lang din yung sa Ukay. Talagang 25 pesos. Pero, hindi ko alam kung ang tatang nito. Pero, siya ang kauna na akong belt bag. Pero, hindi ko siya binibenta kasi nga siya ang kauna na akong belt bag. So, ginagamit ko minsan pag ang dala ko lang ay cellphone. Saka pera. Para safe siya. Hindi siya, hindi ako madudukutan. Ilalagay ko lang sa kapag ito. So, yun. Makasip, tapos na natin pakita sa inyo yung mga bag collection natin. So, ang papakita naman natin sunod is ang mga shoe collection natin. So, ang una ko ipapakita sa inyo is ang Vans 112 Pro. So, Vans 112 Pro, nabili natin siya sa reseller sa online. Talagang 2,000 pesos lang. Pero pag binili niya sa Vans Store, nagkakalaga siya ng 5,000 pesos. So, itong Vans 112 Pro na to ay medyo limited edition na siya. So, pag bibili ka ngayon, madalang ka na makahanap dito, pahirapan pa. So, magkano agad natipid natin? Nakatipid tayo ng 3K. So, nung nabili ko to, almost brand new siya. Nakatipid ka ng 3K pesos dito sa Vans na to. So, dalawa siya. Yung isang ganito ko ay binenta ko naman sa kapatid ko. Sa halagang 2K din. So, yun. Then, next natin papakita is Adidas. So, itong Adidas naman to, nabili ko naman siya sa Arrival sa Lucena City. Talagang 600 pesos lang. So, nabili ko siya dahil, binili ko siya dahil nagustuhan ko siya. Ang ganda kasi niya kasi black and white. Mahilig ako sa black and white. So, talagang 600 pesos, nagkaroon tayo ng Adidas din. Mabibili niyo to siguro sa Adidas store ng nasa 3K. Hindi ko alam kung may tento pa sila. Bye. So, Adidas Gamusa at ang tawag dito. So, next naman natin papakita is DC. So, itong DC to ay hindi siya galing Ukay pero binili ko siya brand new. Pero, yung connect up pa rin sa Ukay kasi yung binili ko ng yung na-Ukay kong sapatos dati, binenta ko. Then, nagpagkabenta ko nun tapos bumili ako nito kasi wala akong mapagat sa Ukay na ganito. Next naman natin is Converse One Star. So, Converse One Star. So, yun. Nabili naman natin to sa ating ka-seller din sa halagang 1,300 pesos. So, pag bibili ka nito, siguro sa Converse shop, siguro yung mga above 3K din ng presyo nito. So, magkano agad na natipid mo. Pero, nabili lang din naman siya sa Ukay. So, yun, medyo matagal na rin naman ito sa akin. Last natin papakita is ang Circa. Circa Bulky. So, ito ay nabili natin sa halagang 500 pesos lang. So, nabili natin ito, almost na siya. Dahil matagal na nga ito sa akin, medyo, yun, nag-paint na siya. Pero, mare-restore naman natin. So, sa halagang 500 pesos, may legit Circa Bulky sapatos ka na. So, yun mga ka-hustle. Dito nagtatapos ang ating video. Sana nakakuha kayo ng tip sa akin kung sakaling bibili kayo ng mga sapatos at bags nyo kung paano kayo makakatipid. So, yun. Please like, share, and subscribe kung bago ka lang sa ating channel. And huwag nyo kalimutan pindutin ang bell button para updated lagi sa mga video ko. So, yun.